Well, good afternoon, first vlog for the day. Well, tuloy natin itong SaaS concept. So, yung software as a service concept. So, inaano natin yung mga terminologies. Well, yung iba rito is may connection sa business. So, hindi na natin masyadong elaborate yun. But ang kagandahan dito sa SaaS is sinasama rin nito o kinoconsider din nila is kung gaano ka-engage yung customer mo, yung customer behavior index. So yun yung index na nagsasabi kung gaano ka-engage or kung gaano ka-pursigido yung inyong customer at ang inyong mga prospects na gamitin yung inyong product at gamitin yung mga in-product activities nyo. Pag sinabi in-product activities is yung mga nagagawa within your software. Kung matutuwa sila na nag-e-enjoy sila or pakiramdam nila mas napapadali yung kanilang mga trabaho using your software. Lalo na kapag subscription yung software. So yung bang software na in-acquire nila is nadadalian silang gamitin. Natutuwa sila. Yung behavior nila is positive towards the software kasi merong negative. So yun yung magandang natutunan natin ngayong araw na to. Pati pala yun is kinoconsider ng SaaS. Kasi bakit isasama yun sa terminologies kung hindi yung kinoconsider? So yun yung magandang bagay na natutunan natin ngayon. Tsaka yung contextual engagement. So, ibig sabihin, yung SaaS product mo would give users the right messages at the right time. Engage, ibig sabihin na parang within that official time or official business time, nakatanggap ba sila ng messages sa tamang oras? At saka yung ano yung message. So yun yung maganda doon. Kumbaga on point parate yung binibigay ng SaaS with respect to time and kung ano yung content ng mga messages na matatanggap ba ng user yun. Kaya nga ginamit yung word na contextual. Kasi kung nakalagay doon kung tama. Tama yung oras, tama yung natanggap. Engagement kasi is primarily ay pagsabi kasing engage is how are you in using something. So pag nagtatrabaho ka, gaano ka ka-engage sa trabaho mo or kung gaano ka ka-concentrate o gaano ka ka-focus sa trabaho mo, that is engagement. But if you put context into it, tama ba? Yun tama. In terms of time and in terms of yung kung anong klaseng messages yung natanggap mo. So yun yung matutunan natin ngayon. So yun na po.